Buksan natin ito sa John chapter 14, verse 13 to 14. John chapter 14, verse 13 to 14. Ganito ang sabi. At anumang hingi ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ang Diyos ay magpala sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Ito mga pangungusap ng ating Panginoon, 13 to 14, Kanya ito ipinahayag sa mga alaga. Pagkatapos niya, ibigay ang Kanyang paalala sa verse 1 hanggang verse 12. Ang paalala niya roon, dahil may kalungkutan yung puso ng mga alaga, dahil sa kanya pong pangangaral na hindi magtatagal, siya ay gagaling na sa pasakit, sa krus. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, sumampalataya kayo sa Ama, huwag kayo magkalumihanan, sumampalataya din ako kayo sa akin. Siya ay aalis patungo sa langit upang ipaghanda sila ng kanilang matitirhan sa tahanan ng Diyos. Na ibig sabihin ng Panginoon dito, kayo mga alagad ay nakatitiyak na kayo ng inyong kalalagyan sa langit, ipaghahanda niya bawat isa ng kanilang matutuluyan. At nung siya ay magsalita sa verse 13, nangangahulugan, ay kanyang pinalalahanan sila na huwag kayong tumigil sa kapapanalangin. Manalangin kayong lagi, tumawag kayong lagi sa Ama habang naghihintay kayo sa aking pagbabalik. Yung po yung pinahalaga ng Panginoon sa mga alagad. Mayroon silang kalungkutan. At ito'y tumutukoy din. Na alam natin ang Panginoon ay muli siyang babalik. Kaya huwag tayong magpapakakampante sa buhay natin. Na alam natin darating siya, susunduin tayo. Huwag tayong basta magbobo ng bahala sa buhay natin ito na hindi tayo laging nakikipag-usap sa Ama. Dahil ang Ama lamang ang siyang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, katiwasayan ng ating buhay habang tayo naghihintay sa pagdating ng Kanyang Anak. At dahil dito, ang Panginoon ay nangako na sinasabi rito sa talatang ito na tiniyak ng Panginoon sa mga alag na hindi sila bibiguin sa kanilang hihingin sa Ama sa pamamagitan niya. Dahil si Kristo na mismo ang naghahanda sa kanila ng lugar. Ito'y hamon din sa atin, mga kapatid, na manalangin tayo sa Ama dahil nakatitiyak na tayo. Alam na natin kung saan tayo pupunta at ang ating Panginoon ay naghahanda na ng ating kalalagyan. Kaya itong talatang ito ay nagsalita ang Panginoon, anuman ang inyong hingin, aking gagawin. Mayroon tayong katiyakan. Ito yung kalakasan natin. Marami po tayong problema sa lupang ito. Marami po tayong mga kasalamuhan, mga problema, mga pasakit, mga pag-uusig, mga sufferings. Pero manalangin, anuman ang inyong hingin, aking gagawin. Sabi ng Panginoon. So, anong katiyakan tayo sa sagot ni Kristo? Anong katiyakan? At tingnan natin sa tatlong katiyakan na makikita natin sa dalawang talatang ito ng John 14, 13 to 14. Una, nakatiyak tayo sa ating mga kahilingan kung, una, tayo ay may tamang kaugnayan kay Kristo. Tingnan nyo, basahin natin muli ang dalawang talata. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Now dito, ipinapahiwatig dito ng Panginoon ang personal nating kaalaman kay Kristo. Para magkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo, alam natin mayroon na, pero tayo sa ating paalala.
na dito, ipinakita ng Panginoon kung kayo'y tatawag sa aking pangalan. Pinapaalala na kayo ay hindi walay sa akin. Para balikan natin, dalawa pong tinutukoy na personal attachment kay Jesus Christ. Una, para tayo ay makapanalangin na ang Panginoon ay sasagot sa atin, dapat magkaroon tayong kaugnayan kay Kristo sa isang personal na pagkilala sa Kanya. Baka paalala sa atin, baka wala pa tayong personal na pagkakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoon, eh dapat lang checkin natin. Kaya na, kung tayo ay mayroong kaugnayan kay Kristo, ay tama ang ating pagtawag sa Kanya bilang Panginoon. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay mayroong tamang personal na pagkakilala ating Panginoon. Dapat talagang mayroon tayong personal attachment sa Panginoon. Mayroon tayong kaugnay kay Kristo. Unang-una yung ating relasyon sa Kanya. Dapat sumasampalataya tayo sa Kanya. At dapat mayroon tayong tiyak na pagkakilala sa Kanya. Dahil sa Bible, mayroon din mga halimbawa ang ipinasulat dyan, lalo na sa Acts chapter 19. Naalala niyo yun? Mga anak ng pare na ang kanyang kanyang magulang ay si Skeba. Itong mga tao, nagpapalayas din sila ng demonyo, no? Lang sila ay nag-exercise din ng mga demonyo. Pero, ang pagkakasabi nila, kapasahin natin, verse 13, Acts 19:13-16, sabi dyan, ngunit may ilang mga Hudyong pag-alagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu. Ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ano sabi? Nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Maaaring hindi lang talaga kilala si Kristo. Wala silang personal na pagkakilala. At ang sabi, nangahas na pangalan ng si Kristo sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Hesus na ipinapangalan ni Pablo. Wala silang personal na pagkakilala kay Jesus, kundi narinig lang nila kay Pablo. Ito yung sabi sa 14, pitong anak dati ng isang pinakapunong paring sa Hudyo na ang pangalan na Iskeba ang gumagaw nito. Tingnan nyo, verse 15. Ngunit, sinagot sila ng masamang espiritu. No? Yung masamang espiritu naroon sa tao. No? Ang nagsasalita rito yung napuses. Pero mula sa loob, ang sabi dyan, kinala ko si Jesus at kinala ko si Pablo. Ngunit sino kayo? Mabuti pa yung masamang espiritu, kinala si Jesus. Pero hindi na ako nagkaroon. Meron siyang personal attachment kay Christ. Kaya sabi nito, at ang taong kinaroon ng masamang espiritu, yung tao daw na mayroong may masamang espiritu, ay lumukso sa kanila, nilunod sila. At sila pinagsasaga ang marahin. At silang lahat ay binain niya. Kaya tumaka sila sa bahay na yon na mga hubad at sagotan. Talagang pinirapan sa inyo ng tao. Talagang, bakit? Anong dahilan? Walang kapangyarihan yung kanilang payan na sila ay nakakilala kay Jesus. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 7, hindi lahat ang tumatawag ng Panginoon-Panginoon ay pagbubuksan ng karya ng langit. So yung pagkakilala dyan, hindi lang basta pagkakilala gaya ng ginagawa ng mga anak ng Skeba, kundi dapat mayroon tayong personal na kaligtasan kay Kristo. Yun ibig sabihin ng personal na pagkakilala, dapat mayroon tayong personal relationship with Christ. Diba? Paano ba natin magkaroon, paano ba tayo magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo? John 1:12. Subalit ang tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Silang mga tumanggap kay Jesus at sumasampalataya sa kanyang pangalan ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon lamang tayo nagkakaroon ng personal attachment with Jesus Christ
Kung tayo'y tumatanggap sa Kanya, Kanyang pagkadyos at sumasampalataya sa Kanyang lahat ng luha, ay nagkakaroon tayo ng tamang kaugnay kay Kristo. Sapagkat ang sabi nga, karugtong pa rin ng John ito, 14, no? Pagkatating sa 15, verse 5, ang sino mang hiwalay kay Kristo ay, John 15, verse 5, ay walang magagawa. Apart from Jesus Christ, he can do nothing. Kanya nga, nakakatiyak tayo sa ating mga kahilingan kung una, tayo ay may tamang kaugnayan kay Jesus. May tama ba tayong kaugnayan kay Jesus? Kung mayroon, tama na ngayon gabi, ay nakatitiyak tayo. Nagdiringgin ng Panginoon ang ating dalangin. Ikalawa, upang makatiyak tayo sa ating mga kahilingan, dapat mayroon tayong tamang pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo. Mayroon tayong dapat na tamang pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo. Matignan nyo, basahin natin muli ang 13 to 14, kung anong sinasabi dyan. Pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo. At anumang hingi ninyo sa aking pangalan, ay aking gagawin. Upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. At kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Masdan niyo yung salita Jesus Christ sa verse 13 sa simula at verse 14. Ang sabi dyan, at anuman. Yung salita anuman, yan po ay parang wish. No? Anuman. Ang sabi rin sa verse 14, kung kayo'y humingi. Kung kayo may humingi. Kung paiwating ito na kalooban ng Diyos na anuman ang ating hingin, kung tayo'y hihingi, nagpapaiwating unang-una ng kondisyon. Nagpapaiwating ito ng kondisyon. Hindi ito kapahintrutan, hingin natin lahat ng gustuhin natin. Hindi yung para sa lahat ng gusto natin, kundi nababatay sa Kanyang pangalan. Hindi niya sabi? At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko. Verse 14, kung kayo'y humingi ng sa pangalan ko, ay gagawin ko. Nakita niyo, nakatityak tayo kung sinusunod natin ang unang kondisyon. Ang kondisyon na dapat humingi tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Balikan natin yung una nating puntos. Paano talaga karoon ng karapatan? Noong tanggapin natin si Jesus at sa palatayanan ang Kanyang pangalan at binibigyan tayo ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Napakalinaw niya. So, ikalawa, nagpapahiwatig ng katungkulan. Hindi lamang kondisyon, kundi katungkulan. Anong katungkulan na sinasabi rin ko ng Panginoon? Now, kung ating titignan muli, ang sabi, at anumang hingi ninyo sa aking pangalan, ay gagawin. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin. Pero nitong katungkulan. Dapat alam natin yung katungkulan. Ano yung katungkulan? Yung pangalan ko. Kailangan nasa pangalan ko kayo gumagawa. Nasa pangalan ko kayo hihingi. Now, ang John 15 verse 10 ang makapagpapaliwanag dyan. At ang 1 John 3 ayon din sa sulat ni John. Subukan natin tingnan ang John 15, 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa Kanyang pag-ibig. Ang una pong katungkulan dyan, na magagawa natin ayon sa pangalan ni Jesus, ay dapat nakikinig tayo at tinutupad natin ang utos ni Kristo. Kapag si Kristo ay nagbigay sa atin ng utos ng kanyang salita,
pangalan natin, ang pangalan niya ating dinadala. 1 John 3:22. Ang sabi sa 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay natanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harap natin. Yung palinig, ang kondisyon dyan na dapat natin gawin naman humingi tayo ayon sa pangalan ni Jesus ay sinusunod natin ang Kanyang utos at isinasagawa nito. John 14:21. Sino mang nagtataglay ng aking salita o utos at ipinamumuhay ito, sila yung mga nagmamahal sa akin at sila yung aking mamahalin. Kaya nga, ikalawa, upang makatiyak tayo sa ating panalangin, ay dapat mayroon tayong tamang pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo. Ano yung kalooban ni Kristo? Mayroon siyang payuwating na kondisyon at mayroon siyang payuwating na katungkulan natin na dapat nating isagawa. So, anong sabi ng Panginoon? Sagot na ito. Basahin natin muli. At maghingi ninyo sa aking pangalan, anong sabi? Aking gagawin. Kaya doon nakarutong yung aking gagawin. Sa verse 14, kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Pinapaliktad, aking gagawin, gagawin ko. Kailangan lang, mayroong kondisyon sa wish ng noon, sa kanyang hangarin, sa kanyang talooban, ay dapat alam natin ang kondisyon at alam natin ang ating katotohanan. So, upang tayo po ay nakatitiya sa ating mga kahilingan, dapat may tamang kaugnayan tayo kay Kristo. Hello? Dapat may tamang pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo. Ano yung pagsang-ayon? Pagtupad sa kanyang salita. At ikatlo, dapat may tamang pagtupad sa layunin ni Kristo. Yung kanina, pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo, yung kanyang utos. Ngayon naman, pagtupad sa layunin ni Kristo. Ano bang layunin ni Kristo? Bakit tayo inutusang manalangin at binigyan tayo ng katiyakan na tayo sasagutin? Para saan? Balikan natin ang verse 13. Me. Ano bang hingin ninyo sa aking pangalan ay ako gagawin? Bakit? Upang ang Ama ay maluwalhati sa Ama. Mga kapatid, ang panalangin pala ay hindi lang basta dumadalo tayo. Ang panalangin pala ay hindi lang basta kinukura natin ang buwan. Ang panalangin pala ay hindi lang basta magpakita tayo ng miyembro. Kundi ang totoong layunin ng panalangin para maluwalhati ang Ama. Kaya napakapalad natin na tayo ay nakakadalo sa purong panalangin sa kabila naman yung tayo mga pinagkakabalahan. Sapagat nalulugod ang Diyos dyan. Ang unang-unang pinasinasabi dyan, sa ating pagdalo, sa ating panalangin, pinapakita na dapat tayo maging dependent sa God. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Para maluwalhati natin ang Diyos, dapat nakasandig tayo sa Kanya. Dependent tayo sa ating sarili, sa ating sa Diyos. Manalangin tayo sa Ama sa lahat ng ating pangangailangan. Mamuhay tayo ayon sa pangalan ni Kristo. Makita natin ayon sa pangalan ni Kristo, sinusunod natin ang kanyang utos. Para saan po? Para sa kaluwalhatian ng Ama. Sa ating buhay, ito yung sinabi ng pag sa mga alagad nila. Ako yung Alice, alam niyo kung saan ang daan patungo ko sa aking pupuntahan. Ang sabi ni Thomas, paano na naman nalaman? Hindi natin alam kung saan ako pupunta. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At makikilala niyo ang Ama. Sabi naman ni sino? Filipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Filipe, yata. Ang kagayang tagal natin nilasama, hindi pa nakikita ang Ama. Kung sino nakita sa akin, nakita sa Ama. Kaya manalangin kayo sa Ama dahil ako rin ay tiyak na sasagutin ko ang inyong kahilingan. Nakatityak tayo para sa ikaluluwalhati ng ating Ama. At anong ginawa nito mga alagad after ng Panginoon tumakit sa langit?
unang-una niyang ginawa, hindi ang pagsamba noong sa Sunday, kundi prayer meeting. Puro panalangin ang inuna nila doon sa upper room. Panalangin sila. Dahil sa panalangin, kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang Diyos. Habang naghihintay tayo, ito yung paraan para tayo maligtas sa lahat ng mga problema sa mundo ito, anuman ang sasagupain natin, hindi tayo pinapabayaan, iniiwan ng Ama. Dahil si Kristo ang nananalangin para sa atin, gagawin niya. Gagawin niya. Kaya ang tanong, bakit tayo nagpupulong dito sa panalangin? Para gawin lang ang ating natungkulan bilang miyembro? Para lang magpakita, oh, andito ako ha, present ako. Para, yun lang ba? Para ipakita natin na tayo masunurin, yun lang ba? Para magawa lang natin ang panalangin para sa iglesia ngayon sante? Naway humikit pa tayo dyan, kaya tayo nalito. Naway humikit pa ang ating layunin, ang ating kalooban, bakit tayo nagtipon sa panalangin dito. Unang-una, tanda natin tayo mga anak ng Diyos. At naghihintay tayo kay Kristo. At habang naghihintay tayo kay Kristo, hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya marami pa yung masasagupa sa mundong ito. Saan tayo kukuha ng proteksyon? Saan tayo kukuha ng kasiguruhan ng ating buhay? Kasi na nag-usap kami ni Brother Ludo. Marami kami tinalakay ng mga problema. Pero isa lang ang sagot eh. Isa lang talaga, salita ng Diyos lang ang makapagbibigay ng direksyon sa atin. Kahapon din, nag-usap din ko namin Brother Feli. Tungkol sa kanyang trabaho. Pero may narinig siya sa salita ng Diyos. Kaya sabi namin, salita ng Diyos lang talaga ang makapagtutuwid sa atin. Makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Paano na lang kung di natin pinapakinggan ito? At paano na lang kung di na nanalangin at naging dependent sa ating Diyos sa kanyang mga salita? Hindi natin matutupad ang mga utos ni Kristo. Kaya dapat, habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, ugaliin natin ng makipag-usap lagi sa Ama. Alam nyo, kayo ba, hindi nyo ba naranasin, pag kulang tayo sa panalangin, alam nyo, walang direksyon, bibig natin, buhay natin, kung ano mga binibitiwan natin, mag-asawa, kung anong pinagsasabi, kaaway, no? Wala talagang biyaya ang mga salita. Kasi, iniisip natin na pumuhay tayo sa ating sarili. Yung tanda natin, naghihintay tayo kay Kristo. At habang naghihintay, binigyan tayo ng Panginoon ng paraan kung paano tayo makapamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung sumagitan ng pagdalangin. Binigyan na talaga ang salita ng Diyos pagdating sa pagdalangin. Kaya nga, mayroon tayong preaching, mayroon tayong pag-aaral, parang paalala sa atin. Na itong prayer natin, hindi natin ginagawa ito dahil gawain lang natin. Dahil kailangan lang, para makita lang, no? Para magsala ng salita sa Panginoon tungo sa ating mga concern. No? Ginagawa natin dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat natin gawin upang mabigyan ng tuwal natin. So, ito, nandito yung presensya ng Panginoon. Mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. Kausapin natin siya. Bukas ang ating puso, bukas ang ating isip, habang sama-sama tayo nananalangin na pinumunahan tayo ng mga leader natin makarapin. Okay? Amen? Manalangin tayo. Alam natin, ito ay kaloob ng Ama, kaloob ng Kristo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Tunay, Lord, na marami kami mga problema sa mundong ito. Kung ginagawa namin po sa sarili namin lakas, sarili namin paraan, sarili namin prinsipyo, Lord, maaari may solusyon, pero saan po punta? Kayo ba'y nalulog? Ngunit kung amin pong laging binubulay-bulay ang mga mensaheng aming napakinggan upang maingatan kami sa aming mga plano, sa aming mga desisyon, sa aming mga lakad, sa aming pananalita, sa aming ugali, sa aming gawi, Panginoon. Alam namin, Lord, sa bawat hakbang ng buhay namin, nabibigyan ka ng kaluwalhatian sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami maging prayerful sa inyo at laging nakadepende sa inyong mga salita. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon.
po sa ating